forum ay sumalang ang mga kabataan sa tatlo pang natitirang lectures. Ang PNP recruitment process na pinaliwanag ni Police Chief Inspector Michael M. De Los Reyes, ang chief ng recruitment section ng RSD, DPRM. Ang PNP SMS ni Police Senior Superintendent Jose Molve H. Dueñas, ang chief ng OCPNP Complaint Unit at chief ng SMS Center. At ang panghuli, ang social media monitoring and crime reporting na pinangungunahan naman ni Police Senior Superintendent Mario N. Rariza Jr., ang Chief ng Public Information Division ng Directorate for Police Community Relations. Ang mga makabuluhang lectures na ito ay sigurado o malamang na nakapagbigay ng aral at impormasyon sa ating mga kabataang dumalo kasama ang kanilang mga guro. Upon coming here at the Youth Forum 2014, I have learned various things. Most especially with regards to the issues on crime prevention. Most of us would be afraid on reporting crimes or certain events or happenings, or criminal events or happenings, that because of the fear for our safety or for our loved ones, most especially when it is something that we see in our community that is, for example, drug-related or a drug-related issue. I mean, for me, that would be my concern, but the most important thing for me that I've learned today upon coming here is to report such, not to be afraid, because what if the next day, because of your fear and neglect from reporting, something bad, na wag naman po sana mangyari, happen to anyone that I love or I care about because of a drug addict, because of his misconduct or because of his abuse on drugs, makabiktima siya ng mahal ko sa buhay, then I could not forgive myself for that. So to prevent that from happening, I realized that I must do something. If ever a time will come that I will ask my parents or a guardian regarding this matter, and he or she suggests to me that for your own sake, don't do it, don't say anything, let the police handle it, then maybe I will think twice and directly go to the nearest police station and report about this happening. For me po, ang natutunan ko po is yung paano po mas maiiwasan yung krimen na magaganap o magtatangka po sa ating lipunan. Tapos po, kung may tatanong po ako sa PNP officials is kung paano po natin mape-prevent lalo ng mas mabuti and free for crime itong ating community. I'm Professor Asalan. I'm a faculty of the Philippine College of Criminology. It is important for students to attend these kinds of events sponsored by the Philippine National Police because it supplements what is being taught to them at school. So this particular activity is what we call Related Learning Experience Activity of the PCCR. This aims to add to the knowledge that they have in school, and it exposes them to real-life situations. So by attending these kinds of seminars, they get to hear people from the field of law enforcement to talk about the actual work of a law enforcement officer. So for this particular seminar, they were taught about crime prevention and how the citizens of the Philippines are all partners of the PNP in crime prevention. So as teachers, we teach them in school, and then by attending by this seminar, what we teach them is being reinforced. Sa bandang huli ng programa, isinagawa ang awarding of Certificate of Attendance and Commitment as Community Partner of Selected Students. Isinagawa rin ang covenant recitation and signing nito. Bukod sa partisipasyon sa mga tinalakay na lectures, ay naranasan din ng mga estudyante ang maglibot sa tatlong opisina ng PNP through camp tour. Sa PNP Museum, sa Crime Laboratory at sa PNP Training Service. Siguradong sa paglabas nila sa Campo Rame ay marami silang mga bagay na natutunan at babaunin. Binabati ng Police at Your Service ang PNP PCRG sa kanilang makabuluhang pagtitipon na ito. Narito po ang ilan sa kanilang top officials. Magandang hapon po for Police at Your Service, sir. Ano sir, sa tingin niyo yung kahalagahan po ng pagkasagawa ng mga youth forum na ganito, higit sa lahat sir sa mga kabataan, lalo na dun sa mga nangangarap na maging police balang araw, sir? Oh, yun, nasabi mo na. Importante yun sa ano. Siyempre, unang-una,
ito yung opportunity na rin ng ating organization na malaman nila kung ano talaga ang PNP. And siyempre, ang main objective natin is yung recruitment. Kung ano yung mga requirement, ano ang dapat nilang gagawin para makapasok sa PNP. Sa ngalan ng ating Chief PNP, si Police Director General Alan La Madrid Purisima, at siyempre ang ating Director ng Police Community Relations Group, si Police Chief Superintendent Nestor Feria Kensay, at siyempre po ang mga Police Community Relations Group personnel na tumulong dito sa para maging possible itong event na to, no? Congratulations, at siyempre po yung ating community partners, no? Sila po ay members din ng ating advisory council ng performance governance systems na system natin. So sila ay si ang presidente ng ating advisory council, si Mr. Elpidio Tanaliga, at saka si ating Dr. Justado Amante, at ang ating mga invited na mga schools ng all over Metro Manila, no, na pinangungunahan ng Philippine College of Criminology at iba't ibang schools, no, nandito silang lahat ngayon sa multipurpose center para kasi sila ang umattend ng isang araw na activity, no, about iba't ibang topics actually, no. Meron tayong sa anti-bullying, meron tayo sa crime prevention program natin, at saka syempre kanina binalabas yung ating performance governance system ng CPSM ni Police Senior Superintendent Noel Baraceros, at syempre yung ating recruitment program ng Philippine National Police, na kung saan inaanyayahan nating lahat sila na sila naman someday na maging police din katulad natin. My role here as the Vice President for Academic Affairs is to formulate policies for the awareness of our students, particularly those in the second year, third year, fourth year. And soon they will be a part of the Philippine National Police, which is their workplace, which is the industry. And for them to know, although the topics discussed here are also a part of the curriculum, actually, but to enhance on crime prevention is more important, because it is now, shall I say, including the workshop, which will be undertaken in a little while. Yes, sir. So the significant learning that our students, 497 of them, is that they are aware on what PNP is doing for them or for the community, and soon they'll be partners of the in solving the crime in our country, and particularly not only in our country in general, but specifically in the community where they live. Saludo ang police at your service sa Youth Forum 2014, at naway masundan pa ito sa mga susunod na panahon, alang-alang sa kapakanan ng ating mga kabataan tungo sa tahimik at payapang komunidad.